yun, automatic works, may gagawin tayong Honda. Ayan o. BIRS. Honda Civic to, sir, di ba? Apo, Civic po. Okay. Complain ng customer, mataas yung idling yan. Naka-idle na kami. Mainit. Sakto na sa init, ganyan ang idling niya. Walang aircon yan, naka-upang aircon. Tsaka naka-park. Automatic to, automatic. So, sana madali natin to. Yan. Tapos maya-maya yan, pagka ganyan, hihinga yan. Hihinga. Tingnan natin ah. Yan, ayan na, umugong na, tumudo na. Hihinga na yan. First time kong maka-encounter ng ganitong Honda Civic. Yan. Tapos tataas ulit, bababa ulit. Yan, wala tayong inapakan dyan, oh. Stable lang yan, nakatutok lang tayo dyan. Minomonitor ko muna. Minomonitor ko yung galaw ng sasakyan. Idling. Yan, ganyan siya. Taas baba, taas baba. Ngayon, buksan natin. Ilaw lang muna. Yan, ilawan natin. Hindi nagbago. Kahit nakailaw, ganun pa rin. Signal natin. Ganun pa rin, matudo pa rin siya. Anon, so good to good. Ngayon, ang gagawin natin, buksan natin yung aircon. Subukan natin, baka sa aircon lang. On. Naka-on na. Ikot na lang tayo. Dito na, sir, no? Yes, sir. Isa lang. Ayan. Bumukas yung aircon. Tinom yung idling, nag-warning. Nag-warning, oh. Ayan. Pero nakabukas yung aircon. Isa pa. Isa pa. Pagka sumabay yung radiator pan dyan, dahil ang nakabukas dyan, aircon lang, yung pan ng aircon. Pag sumabay radiator pan dyan, halos hindi naikuti na makina nito, tingin ko. Off natin. Off natin aircon. Nakapatay. Ayun, umugong. 1.5. 1.6. Ngayon, revolusyon natin. Tignan natin gaano katigas. Oh, sus, nako po naman. Yung revolusyon niya, ganyan na lang ka diin. Yan o, dapat smooth lang yan. Pagka apak mo, smooth lang yan o. Wala, ganyan lang. Ngayon, pag idiniin mo, galit na yan o. Wala na. Nahirapan ka na. Ayan, parang ganyan lang kakapal ang apak mo. Wala nang timpla to, automatic. Kasi ito, mamamatayan na to pagka bababa na minor. Paka natin preno. Preno, bumaba ng wagya. Bitaw, taas. Apak, bumaba, bitaw. Ngayon mga sir, papasukan natin ng cambio. Kasi titingnan natin kung cambio ang problema, aircon o reverse. Yan. Bagsak, gumanda. Gumanda siya, pero dapat sa idling tayo kukuha ng takbo niya. Yan. Neutral. Mataas, ugong. Drive. Ito, bumaba rin. Dos. Low gear na to halos. Sige, balik tayo. Neutral. Reverse. Ayan. Park. Okay. Ugong. Yan na. Ugong na ng ugong. So, tingnan natin sa harapan. Ganda, oh. Ganyan, bilhin nyo. Pangtakay para makita kung putol yung belt. Dito, una natin titingnan pag ganito. Dahil galit siya. Ito, sakto naman. Ayan, oh. Sakto lang. Ang init. Tapos, wala siyang check engine. Sa intake. Ito, galawin natin. Ayos naman. Ayan. Ayos. Dito, sagad. Okay yan. Good. Nakasagad. Ito, galawin natin. Ayos din. Ito, wala yan. IET lang yan. Magpunta tayo ngayon sa IECB tsaka yung PCB. Pagka nabunot to, ang taas ng idling nito. Yan, sa ilalim. Silipin natin. Yan, sa ilalim. Pero goods to goods naman. Yun. Nakasaksak na maayos. Okay. Ano pa? So, wala na. Maliban sa baklasa na to.
Yun lang ginawa dito, nagpalinis ka lang ng throttle body. Oo, sir, yun lang. Patayin mo na, sir. Yun, umpisa na natin i-troubleshoot mga sir. Lahat dyan, troubleshoot natin. Saan natin makita yung sakit na yun? Yun mga sir, yung kable ni sir sa automatic, sobrang tigas. Ayan. Dito naman sa kanyang RPM, sus, nako, oh. Napakatigas, wala nang movement. Hindi na makakagalaw. Oh. Sobrang tigas. Okay? Bawasan muna natin, tapos paandarin natin. Pero silipin ko muna lahat sa ilalim. Gusto ko maayos lahat bago ko i-troubleshoot yung external. Yun, so maklas tayo dyan lahat. Maklasin natin yan. Ano makita natin dyan sa loob. Pwede na ako dito magbaba. Doon, kailangan ko pala ng 12. Ito yung kandila. 12. Sir, local yan, no? Peke. Mag-surplus ka na. Alright. Okay. Then, next. TPS. TPS. TPS is. TPS is good. Map sensor. Ito natin yung socket ng map sensor. Okay. Ayos yung socket. IECB. Okay din yung socket. Yan. IECB tsaka TPS. So, may tubig pa yung tatanggalin. Bali dalawa. Dito tayo mahirapan ito. Sa water. Dalawang tubig. Pagka dyan natin tirahin, pwede rin. Dun sa kabila, pwede rin. Tirahin. Okay. Dyan natin kung kaya natin gawin to. Uy, walang laman. Ayun, sir. Walang laman yung tubig. Okay, walang laman. Hindi sumirit. Bakla sa tayo ng gilid. Okay, so, si sir ay nakadami na daw ng mekaniko. Ano ka natin? Ang kakayanin natin to. Hindi pa naman ako mekaniko. Problemado ka pala dito, no? Kaya pala ka naikatex. Hindi ako mapag-aircon sila. Hindi ako mapag-aircon. Harap yan, oh. Saka wala kang takbo. Tapos umaga lagi, naalis ako kaya. Napaka-init, sobra. Umaga ka alis? Maaga. Apo, maaga. Mga 9, ganyan. Naalis ako minsan. Trick araw, walang aircon. 43 degree sa loob. Saka yan. Kaya pawisan, paglabas. Pag wala aircon, may aircon. Magpukorti ka pa. Kailangan may aircon. Okay. Alright. May isa na lang tayo dyan, tornilya. Tingnan natin yan. Honda Civic BTIC. BTI sir, no? Apo, BTI sir. Sa itsura na sasakyan mo ngayon, sir. Example, hindi mo na ito mapapabitik. Napapabitik mo ba ba? Hindi sir, taas, lakas sa gas. Wala nang timpla ito eh. Saan kaya nagkamali ito? Taas, taas ang idling. May isa pa tayong linya ng tubig. Tanggalin muna natin. Walang sumirit na tubig, sir? Wala. Ah, meron konti. Yan kasi kahit patayin yan, wala nang problema yan. Yan. Okay. So, hila tayo. Yan na. Nakikita na natin to. Bakit matigas? Ano? Ano yung nagpapatigas dyan? Ay, matigas. Wow, natanggal na natin pero walang tubig na lumabas ano, sa IECB dito. Tanggalin natin to, tingnan natin kasi napakataas ng idling. Okay, so parang stuck naman.
Tingin ko rito sa ECB na to, mukhang tingin ko lang, makikita natin to pag nabuksan. Okay, so nabaklas na natin. Ito na ECB ni sir. Ito isa, walang tubig. Pero dito may tubig naman. Baka mayroon na ubusan na bumalik sa tangke. Itong kabila, yan. Yan yung ECB. Stock up to. Yan. Ganyan itsura, stock up yan. Yan. Oh, hindi na umiikot yan pagka ganito. Tingin ko. Clogging na oh, sobra. Pero kaya natin pagalawin to. Kalawang, tsaka yan, sa ilalim, moist kalawang, rust, iwan ko, ano nangyari dito? Akin yung isa, sir. Yan. Yung yan, mukhang hindi, 50-50 na ako dun sa isang yan. Wala na. Pero linisan natin, pwede pa naman yan, tatanggalin natin. Alos kamukha sila. Yan mga sir, so, bali dalawa yung throttle body ni sir. Ito yung stock, ito yung nakakabit kanina. Hiniram lang niya. So, yun yung IECB. Ito. Yung napakadumi, yan. Kalawang. Tapos ito naman yung IECB niya. Yan. Malinis. Ah, malinis nga. Sobrang dumi rin. Ayan. Napakadumi. Hindi papasa sa Q ito. So, buksan natin to kung kapareha sila sa loob. Kung may adjuster to. Tingnan natin yung laman. Yan mga sir. Tanggalin natin ito stepper motor tsaka yung IECB. Tingnan natin kung ayos. Original nga siya. Ayan, so sobrang dumi rin, no? Yun yung stock niya, ikutin natin kung kaya pang ikutin. Napakatigas. Ang tigas, oh, ang kunat. Makunat, so tanggalin natin yung likod. Yun, ito yung sinasabi ko sa inyo sa mga IECB. Tatlong klase ang IECB. Yan, ito, original to, may stopper din siya, oh. Pero ang original talaga, itim. Itim lang yan, ito, baka siguro ito ang OEM. Yan. Ano, ganyan din ang stopper niya. Yung iba nito, itim. Okay, yan na. Oh, malinis. Kasi orig yan. Yan, orig yung bearing niya, Japan. Ano yung, oh. Ito, dapat smooth yan. Oh, wala, makunat. Makunat siya. Tapos yung stopper niya yun sa loob. Parang ganito rin yung mga servo ng ano, Toyota, big body. Oh. Mabuhangin sa loob, mabuhangin. Ayan, malangis. So, linisin natin to. Ito isa, hindi ko nalilinisin yan. Dahil puro na, ano, kalawang tsaka ano. So, tigas na talaga yan. Okay. So, linisin natin to. Kabit natin to. Balik natin dito. Alright. Yan na. Ito na siya. Dapat ganyan. Malinis talaga. Yan, oh, puti talaga makikita nyo. So, wala talagang tagip-tip dyan sa gilid. Para smooth. Yan, oh. Okay. Sa blade siya tumatama. Okay na. Ano? Kaya lang siya kahit ganunin. Oh. Kaya siyang umikot. Sumagat. Ayan. Dito lang naman magpiplay yan. Dito lang maglalaro yan. Okay? Yun. So, malinis na siya mga sir. Yan o. Oh. Ayan na. Ito na. Kita na natin yung ebidensya natin yan. Makintab na yung blade niya. Ayan. Kita natin dito. Ayan. At labo. Malabo ka. Ayan. Ayan o. Oh, yung blade. Makikita na natin na, ayan, naiikot na siya, ayan, paputi na, pati dito. Tapos yung isa dito, kailangan linisin nyo rin yan. Ayan, ito, ano lang yan, mancha. Mancha ng kalawang, pero dito dapat umalinis natin yan sa loob na to. Okay na, kasa natin to mga sir. Nabuo na natin mga sir, yan na, yan yung buka niya. Nabuo na natin, ikakasa natin dito, pero kailangan ko linisin, medyo madumi to, sa likod, kakapit to. Okay, so, konting linis lang to. So, napakadumi yan. Yung ano ni sir, pinaghugasan natin dun sa kanyang throttle body, tsaka IECB. Ito na siya, yung throttle body, yan. So, wala na ganong madumi dyan, pati sa likod. Yan, okay. So, balik na natin. Kasa na natin yan. So, buo na. Nakabit na natin lahat. Ayan. So, kakasa na natin dun. Kakabit natin mga sir. Subukan natin kung gagana. Kapunta dun. Okay. Sana gumana. Dahil dun kanina sir sa ano, barado, kaya hindi lumabas ganun yung mga tubig. Hindi, may tubig din. May tubig siya pero ano, natuyo lang sa yung barado. Okay, so, set. Set, kaset. Ayan, cut. Alright. Dahil natin yung pinakadulo. Ito yung pinakamahirap. Ayan.
Pasok ka muna dyan, boy. Yan, pasok ka. Oh, buti na lang yung malambot na rubber ang nakalagay dito. Kung ito yung nakalagay yung matigas, naka. Buti na siyam-siyam to. Ito matanggal. Nasusugat pa. Yan, ikot ka. Okay. Good. Kasana natin to, oh, sir. Silali muna. Angat. Okay. Yan. Okay. Good boy. Kabila naman. Ilalim. Ilalim. Alright. Pala dito sa lugar niyo, sir, no? Oo, talaga. Kahit na araw. Oo. Dami kasi yung puno. Open? Open doon. Open po, no? Oo, napataas. Dito napili kung bahaya na eh. Yan. Alright, so next. Tusok natin itong. Price ko, sarap. IACB. Okay. Isa. Yun. Sa ilalim. Huwag kang mahalap dahil mahirap kang natin. Ganun niya. Tino kaya siya. Alright. Alright. Balim. Aray, sakit sa likod. Okay. Okay, sit natin. May pit. Okay, pwede ba nagano may pit to? Sobrang may pit ito kanina. Gano lang lakas nito. Set. Ilalim tayo. Kasa natin to sa TPS. Alright. Tapos ating ito. Cambio. Shifting. Cable. Okay. Tapos maluwag, maluwag. Ano pa? Ito lang. Map sensor. Dapat pala sir, ganyan na kaluwag. Yan. Mag-adjust na lang yan mamaya. Okay. So, naikasa na natin lahat. Naikasa na ba? Okay, nailagay na yung tubig sa ilalim, sa likod. Saksak, saksak.
Ito ba? Kahit wala yan. Ito. Tingnan ko ang ilalim nito. Kung gaano kalalim yung setting nito. Yan. Wala na tayong ano dito. Wala na tayong dahilan dito para lumakas siya. Lumakas. Tingnan natin ah. Lumakas ang andar. Start natin. Yan. Tayo sa loob. Sana mandar. Alright. On. Isa. On. Isa pa. Yan. Tok. Ah, okay. Ano? Check engine. Apak tayo preno. Start. 1.5. Nako, dahan-dahan tumaas na naman. So, malamig pa. Bumaba yung idling yun. Ah. Malamig. Masyado. Yan. Naka-idling pa lang kami. Wala pa akong ginalaw. Unang start pa lang natin yan mga sir. Unang start. Tumaas siya ng konti tapos bumaba. Revolution natin. Kanina sobrang ganit na ito. Ayan oh, nakakaapak na ako. Oh, hindi pa umangat. Yan ang okay. Apakan natin. Konti lang. Ayan lang, konti lang. Konting-konti lang. Yan oh. Oh. Konti-konti lang oh. Sumisibat na siya. Wala, hindi yung gigil pag apak mo. Kung anong apak mo, yun din yung kagat doon. Dapat yung may pitik ka pa rito, yun oh. Oh, nakabaon na ako niyan, hindi pa kumagat oh. Kasi ano pa yan, may clearance pa siya. Siyempre, hindi naman alam natin kung magaan o mabigat yung paa natin. Pag umapak ka ng bahagi, yan, may clearance pa, okay na okay. Tapos tatansyahin mo na ngayon yan. Yung apak, yan ah. Yan. Diba? Adjust. Ayun, kumalman na siya. Ayun na, hindi na maririnig, no? Maandar. Ay, sumirit yung tubig, oh. Puta. Butas pala yung hose. Ayun, oh. Butas yung hose na ito. Nauubos yan. Ah, di. Puputulan lang yan, babawasan natin. Bigyan muna natin ng hangin. Yan. Yan. Okay. Ha? May na 100. Unat natin to. Yun. So, yung idling niya. Kumalma na. Okay, patakbohin na lang to. And kumalma. Pero butas yung isang hose. Malambot kasi yung gamit ko, sir. So, humina na yung andar. Kaya niya lagyan ng flashlight yan, oh. Oh, kahit lagyan natin, oh. Kayang-kaya na. Okay. Hindi, puputulan lang yan. Oh. Puputulan lang yan. Yan. 1K. So, pwede natin bawasan yan. Rib ko lang muna. Yun. Okay, kumagat na. And kumalso pala siya doon. Kumalso. Isa pa. Yan na, oh. Smooth na. Kaya pala makunat kanina. Lumabas. Yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Yan. Alright. Oh, kaya ko na siyang dahan-dahanin pag-apak. Yan. Smooth na, oh. Yan. Yan yung idling. Okay. Idling ni sir. Yung mga sir, naibalik na natin. Higpit na lang kulang. Ayan, naibalik na natin lahat. Tapos, kumalma na. Okay, sa aircon na lang kulang. Yung aircon, automatic kasi ito. Hindi ko kayang ano yung aircon. Sa computer box, nag-umpisa. Pagka automatic, walang adjustment. Sa ECU lang. Yun mga sir, so yun yung idling ni sir, 900. Pero sa actual na idling sa sasakyan, mataas ang gauge sa nababasa ko sa scanner ko. Laging mataas ang gauge sa actual ng sasakyan. Yan ang mga nakikita ko. Yan, kumbaga yan, nasa 900. Bali sa actual na scanning, nasa 750 lang yan o 650. So, off muna natin. Off. Okay, tapos start natin ulit. Tingnan natin. On. Check engine. Off. Okay, start. Okay, start na mag-agad. One click. Tataas. Yan, tama yan. Dapat tataas muna siya. Kasi mag-uusap pa yan dalawa. Yan yung temperature. Tapos dahan-dahan yung bababa pagka mainit na. Oh, pwede na rin hindi na bumaba.
Nag-2,000 ulit. At ganun. Ah. Ba. Anong binuksan natin? Nagbalik lang tayo ng ano. May problema to sa ano. Nawala ang adjustment to. Teka lang. Automatic work, so nagbukas na tayo ulit. Yan yung idling, pwede pa natin taasan yan, pwede babaan. Mababa na masyado yan. Pag i-rib natin, smooth naman ang tunog. Yan, tigil tapos dyan. Yan talaga siya tumitigil. Okay, sa automatic, hirap ako mag-adjust dito sa aircon. Kasi ang adjustment dito nasa ECU. Pero kung manual to, madali lang sana to. Kasi pag automatic, hindi ko kayang adjust yan sa kamay-kamay lang, hindi kaya. Okay. So, patakbohin namin ni sir kung anong mangyayari nito. So, bibigyan ko ng kaunti pa, 900 siguro. Yan, masyado mababa. Test drive namin, kumalma na siya, hindi na nag 2,000. 1,000 na lang. Ayan. 1,000, 1,000 pa rin. Testing lang namin muna. Okay. Ayan. Kaliwa ka dyan. Bumitaw kaya ta. Pumigil kaya ta ng apak. Ayan. Bitaw apak. Ayan. Ano yan? Pagka, ano bang ano mo concern? Yung para siyang humihina? Apo, para tapos biglang dyan pumapasok? Oo. Tapos pag yung kanan, bumitaw ka ng tapak, ubo siya parang ganun. Ayan. Kanan. Diretso. Yan, so test drive muna kami ni sir. So bumaba naman yung idling. Smooth, wala nang galit. Kaso hindi lang namin mapa-aircon. Yan. Dati hindi mo patakbong ganito, no? Ngayon, kahit hindi mo napakan, tumatakbo na siya, no? Alright. Test drive. And 1, 2. Yalin. Yung cambio, pumapasok. Okay, yung idle, sir. Ah, wala yan. Naturo lang ba? Smooth na, nawala ng check engine pagka. So, ayos na siguro to.